Ang government, yes, may karapatan na magkulong ng tao. May karapatan na i-convict ka, ikulong ka. But bago ikulong, pakinggan mo muna ang isang tao kung may kasalanan ba. Rights of the accused. Pag sinabi po bang akusado ka, tapos na ba ang laban? Dapat na magkabahan? Hindi. Ibig sabihin ng from the word akusado, it means you are just an accused. Mm. Hindi ka pa guilty. Hindi ka naman convicted criminal. If you're an accused, hindi ibig sabihin you are a criminal. Don't forget, accusation is not synonymous to guilt. Don't forget that. Balikin ko ha. Accusation is not synonymous. Hindi the same sa guilt. That's why, ano-ano yung mga karapatan ng isang akusado? Ang daming karapatan ng isang akusado. Bakit ang daming karapatan ng isang akusado? Nadyan niya sa Bill of Rights. Bakit? Kasi the government or yung state po natin is very powerful. Mm. Yung rights of the accused is actually one of the limitations of the power of the state. Bakit kailangan ng limitasyon? Kasi kung walang limitation, kahit sino pwedeng dapotin, kahit sino pwedeng ikulong, kahit sino kahit chismis lang, kahit marites lang, hala, ikulong yan. Hindi ganon. Bigyan ng jacket yan. Para ganon lang. Hindi ganon. Kailangan may limitation ang power of the state. So ano yung mga limitation of the power of the state? Ang dami. Number one, right to due process and equal protection of the law. Right to due process. Number two, yung tinatawag na right against self-incrimination. Right against self-incrimination. Number three, ang dami ito MJ, may tinatawag tayong right to bail. Right to bail. Right to yung tinatawag na custodial investigation. Another right, yung tinatawag na presumption of innocence unless proven guilty beyond reasonable doubt. Right to counsel. Karapatan mo na kabuuan ng abogado. Right to counsel. Counsel. Another, yung tinatawag na right to be informed of the nature and cause of the accusation against him. Karapatan mo na malaman ano ang dinimanda, ano ang nature ng kaso na dinimanda laban sa'yo. Karapatan mo yan to be informed. Right na alamin ano yung nature ng kaso na ni Finile laban sa iyo. May iba, may tinatawag pa tayo MJ na right against double jeopardy or yung tinatawag na right to cross examination. Yun ang mga basic na mga karapatan ng isang akusado. Right to due process number one, Kuya Mark. Ano po ba ito? Ibig sabihin nito. Yung right to due process, dalawang klase ang due process kasama MJ. Mm. May tinatawag tayong substantive due process, may tinatawag tayong procedural due process. Ano ba yung tinatawag na substantive due process? Yung interest ng public, the interest of the public demands intervention by state. It means interest of the public ang pinag-uusapan. Kung na-violate yung interest ng taong bayan, that is in violation to due process. And the means employed must be reasonably necessary. Like for example, kung may proposal na ang bayad sa train sa MRT, isang tao, 1,000. Oy. Example, pwede isang tao mag-file ng kaso to declare that proposal or to declare that law unconstitutional on the ground it violates right to due process. Substantive yun. Substantive due process. It means the interest of the public na epektuhan. Kailangan ng intervention ng ating gobyerno kasi, or the state natin, kasi the interest of the public is actually naepektuhan of that proposal. Violation of right to due process. Yung tinatawag na substantive due process. May tinatawag din tayong procedural. Ito yung mga kaso-kaso, procedural due process. Ang procedural due process, bakit may procedural? Di ba sabi ng batas, strike. If you are the government, you will strike. But, hear me first. Pakinggan mo muna ako bago mo ako ikulong. Yun ang sabi ng right to due process. Mm. Pakinggan mo muna ako. That's why kailangan ng, number one, impartial court. Kailangan ng court na hindi biased. Impartial court. Hindi yung korte na moro-moro court. Impartial court. Number two, kailangan ng korte may jurisdiction. May jurisdiction sa tao or sa subject matter. It means may authority ang korte na pakinggan ang kaso mo.
Pangatlo, may tinatawag na kailangan yung akusado bibigyan ng opportunity na opportunity to be heard. Pakinggan, bigyan ng opportunity. And pang-apat, kailangan na may hearing. It means, yun ang tinatawag na due process. Kung walang hearing, hala, diretso dampot. Hala, diretso kulong. Hala, diretso silya elektrika. Yun ang violation ng due process. Kasi word na ginamit ng batas, strike. If you are the government, you can strike. But, sabi ng batas, hear me first. If I am the accused, hear me first. Pakinggan mo muna ako bago ka humusga sa akin. Yun ang ibig sabihin ng due process. Yan yung magandang due process, Kuya Mark. Dahil sa US, halimbawa, indict ka, huhulihin ka. Pag nakakulong ka, doon mo papapatunayan na inosente ka. Doon pa magsisimula ang due process. Bakit ang sa Pilipinas iba? Mm. Kailangan mo nang pakinggan mo muna isang tao. Strike, but hear me first. Bakit po dapat pakinggan ang gobyerno kasi natin very powerful? Don't forget, ang due process, limitasyon yan ng power ng ating gobyerno. Kasi ang ating gobyerno, very powerful. Bakit may limitation? Otherwise, wala na tayo sa democratic country and a republican country. So, baka anarchy na mangyayari sa atin kung walang due process. So, kailangan ng limitasyon ng power ng government. Otherwise, kung walang limitasyon ang power ng ating gobyerno, absolute power na ang ating gobyerno. Daming karapatang pang tao ang maepektuhan. That's why may limitation ang power ng government. Ang government, yes, may karapatan na magkulong ng tao. May karapatan na i-convict ka, ikulong ka. But bago ikulong, pakinggan mo muna ang isang tao kung may kasalanan ba. Pagbigyan mo muna siya ng opportunity na magpaliwanag. That's why sabi nga na mga joke sa Pilipinas, sa presinto ka, magpaliwanag. Huwag sa nanay ko. Yung mga ligaw-ligaw-ligawan na mga joke. Basta presinto ka muna, magpaliwanag. Parang, actually, yung concept na yan, nandyan yan sa constitutional law. Mm. Ang sabi ng batas, bago mo siya ikulong, pakinggan mo muna. Bago mo siya husgahan, pakinggan mo muna kung ano yung kasalanan talaga, kung totoo ba yung kasalanan niya. Yun ang sinasabi ng due process. Strike, but hear me first. Tsaka ang kainaman sa ating due process, Kuya Mark, bibigyan ka ng 15 days para sagutin. Di ba? Yun ang tinatawag na preliminary investigation. Actually, preliminary investigation sa piskalya is part of due process. Yung court hearing also part of due process. Umabot yan ng Korte Suprema, di ba? May appeal, may papunta sa Court of Appeals, papunta sa Supreme Court. That's part of due process. Same also, hindi lang naman court ang may due process. Kasama doon yung tinatawag na quasi-judicial bodies. Mm. Quasi-judicial bodies, kasi sabi ng batas, if you read the Constitution, no person, walang tao shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Ang government kasi natin may right to deprive a person to life. That's why nga, dati nga, may life imprisonment, may death penalty. Deprive of life yan. No person shall be deprived of property. Ano yung mga property? For example, hindi ka nagbayad ng buhis. Pwede kunin ng gobyerno ang property mo. But bago kunin ng gobyerno yan, bigyan ka muna ng pagkakataon na pagpaliwanag. Otherwise, violation of right to due process or life, liberty, or property. Liberty! Ang gobyerno, may karapatan na ikulong ka. But bago ka ikulong, dapat ka munang pagbigyan ng pagkakataon ng magpaliwanag. Yun ang limitation of the power of the state. At maganda pala yung ano, Kuya Mark, no? Yung substantive na due process, no? Dahil, syempre, pag public interest ng pinag-uusapan, abay, ang ibig sabihin yan, pondo. Pondo. For example, gagawa ang gobyerno ng batas na kailangan lahat ng mga negosyante magbayad ng 80% taxes. 20% lang ang mapunta sa inyo. 80% mapunta sa gobyerno as tax. Pwede ka mag-file ng kaso. That's violation of right to due process. Why? Because the interest of the state requires the intervention of the government. Bakit? Discriminatory naman yan. Parang gusto niyong patayin ang gobyerno. So that's why, pwedeng magreklamo ang mga negosyante na yung batas na yan is in violation of right to due process. Yung tinatawag na substantive due process. Like for example, yung NCAP, yung mapicturean ka lang, may bayan na. Mm. Di ba? Ganun? O,
nag-file ng TRO, feeling ko may violation din yan ng right to due process. Bakit may violation to right to due process? Tama ba yan? Napicturean ka lang. Hindi ka nagbigyan ng pagkakataon ng magpaliwanag. Mm. O yan, right to due process. So same also yung ang tao pag nadibanda. Hindi naman pwede pag nadibanda, guilty na. Bibigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Right to due process. Walang adjudication sa parang sa NCAP, Kuya Mark, na dapat, siyempre, bigyan ka ng pagkakataon na sagutin. Baka naman may sapat kang dahilan kung bakit ka nag-swerve at nag-U-turn. That's why kailangan nang bigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Kasi kung picture-picture lang, I don't know kung tama yung mga picture-picture na yan. Kung what if na may violation naman ng right to privacy, baka na-picturean yun. Hindi dapat picture, na-picturean yung isang tao. Violation to yung right to privacy ng isang tao. So yun ang mga tinatawag na lahat ng mga regulation ng ating gobyerno, kailangan na it is for the benefit ng taong bayan. It is for nation building, it is for the benefit ng taong bayan, kasi kung hindi for the benefit ng taong bayan, hindi yan for nation building, violation of substantive due process. May tanong ko yung Mark from Marina of Angeles City, Pampanga. Bakit kung may kaso ang isang law student, hindi na ba dapat ipagpatuloy ang pag-aaral sa law? Ganun pa lang, Kuya Mark? Hindi, pwede. You can have the right to study law. Kasi yung kaso, you are still presumed innocent. Hindi na may sabihin kung may kaso ka, guilty ka na. Don't forget, accusation is not synonymous to guilt. Hindi ibig sabihin na dinimanda ka, guilty ka na. Hindi, basahin mo yung mga kaso. Juan de la Cruz, respondent. Juan de la Cruz, accused. Wala naman nakalagay doon. Juan de la Cruz, convict. Wala nakalagay. Juan de la Cruz, accused. Kahit na nga convicted ka, kung naka-appeal pa yung kaso mo, ang tawag sa'yo, you are still an accused. Until yung kaso maging final and executory. Aba, unless ang Supreme Court na magsabi, kaya yes. Ng kaso ni Maria Ressa. Oh yes, so kahit na si Maria Ressa, she still presumed innocent unless proven guilty beyond reasonable doubt by final and executory judgment. She still presumed innocent. Two times na siyang binasura ng Court of Appeals. Kahit na, hindi pa naman final. Nasa Supreme Court pa pending. Pag nasa Supreme Court na, matatawag na sa na-convict. But as long as on appeal pa, ang tawag sa kanya, sa batas ha, respondent. Ang tawag sa kanya sa batas, accused. Hindi naman siya guilty, accused. Don't forget, sabi ng batas ha, accusation is not synonymous to guilt. Mm. Pero Kuya Mark, lahat ba ng kaso, especially itong mga procedural cases, nakakarating ba yan sa Supreme Court? Di lahat. Kasi yung right to appeal, kasi yung i-appeal mo yung kaso is not actually a mandatory part of due process. Mm. Naging part lang yan ng due process because of a law. Na may law on appeal na pwede kang mag-appeal. But yung appeal, hindi naman mandatory mag-appeal ka. So, kung hindi ka mag-appeal, yung kaso mo sa regional trial court, maging final and executory. Pag maging final and executory yung kaso mo sa court, so ibig sabihin, tapos na ang kaso. Final na. So kahit na, kasi hindi ka nag-appeal. So ibig sabihin, yung pag-appeal mo is only your right. But you can waive that right to appeal. Mm. So kasi may mga kaso, for example, yung kay Ressa, umabot pa ng Supreme Court eh. Oo. Sa Supreme Court pa. So pag nasa Supreme Court pa, pending pa, hindi pa final and executory. Kasi hindi pa final and executory, kung batas ang pag-uusapan natin, we are talking here of the practicality of the law, of the yung kaso niya. Kung batas ang pag-uusapan natin, she's still not yet guilty. She is only presumed innocent. Accused pa lang siya, respondent pa lang siya, but depende na sa Supreme Court. Pag sabihin na Supreme Court, guilty ka, maging convict na talaga siya.